Paano ba magsimula muna? Okay. Siguro bilang mga teachers, at gusto nating dalawang pag-uusap natin bilang teachers, tapos yung mga gawa ng estudyante natin, no? Magsimula tayo dun sa manlilikha, yung konsepto ng manlilikha or creator. So, ang bawat isang manunulat ay kinukonsider o itinturing kanyang sarili bilang manlilikha. Ibig sabihin, lumilikha siya. Okay? Ayan. Sa mga nagsusulat, siguro, tayo din, mga teachers na gusto magsulat balang araw, ang itatanong natin, una, ayan. Bakit ako magsusulat? The same manner, ituro natin sa estudyante natin kung bakit sila magsusulat. Tanong, meron bang isang one size fits all or isang formula na pwede natin i-prescribe sa mga estudyante natin or sa ating mga sarili, ganito ka dapat magsulat. Dapat alam nyo kung bakit kayo magsusulat. Magsusulat ako kasi gusto ko ng kausap. Some writers, yun talaga ang hanap nila sa pagsusulat. Therapeutic. No? May gusto lang nilang kausap. Gusto kong magsulat kasi may makulit na tao sa utak kong gustong kumawala. Si Ricky Lee, ganun eh. No? May makulit na tao sa utak niya na gustong kumawala. Okay. Gusto kong magsulat kasi feel ko pag susulat ako, mahaba ang buhok ko hanggang EDSA. Fine. Gusto kong magsulat kasi gusto kong iligtas ang sangkatauhan mula sa apoy ng impyerno patungo sa kalangitan ng kaligtasan. Hallelujah, praise the Lord, amen. Bakit ka magsusulat? Iyo at iyo lang yan. Walang pwedeng magdikta. Magsulat ka para sa mga manggagawa? Ayoko nga. Magsulat ka para sa promotion? Ayoko nga. Diba? Magsulat ka dahil ikaw ay nilalang ng kalangitan na dapat hindi. Anuman yung dahilan nyo kung bakit kayo magsusulat, at yung mga estudyante natin, kapag minotivate natin magsulat, tatanungin natin, bakit sila magsusulat, anuman yung kanilang dahilan, anuman ang inyong dahilan, irerespeto ko yun. E ba't kita babasahin? Yan ang pag-uusapan natin habang nasa proseso tayo ng pagpapahalaga ng pagsusulat at pag-aaral ng panulat. Bakit babasahin yung akda mo? E libo-libo ng akda yung nalimbag. Milyong-milyon na yung mga akdang nalimbag tungkol sa kahirapan, tungkol sa katarungan, tungkol sa kwento ng teacher, tungkol sa kwento ng estudyante, tungkol sa kwento ng squatters area. Bilang mga nagsisimulang magsulat, mahalaga na balikan natin ang ating mga sarili. Teka muna, ano ba talaga yung gusto kong sabihin sa mundo? Gusto kong sabihin sa mundo na maingay ang mundo. Gusto kong sabihin sa mundo na walang kahulugan ang lahat ng ito. Di ba? Ito ay abstract, ito ay obscure, ito ay hindi totoo. Right? Sabi nga ni Stephen Hawking, no? Na ang realidad ay models, realities are just models. Hindi ito talaga totoo. Abstraction lang ito. Mahalaga sa nagsisimulang magsulat na magkaroon siya ng pangmalas, worldview. Sa mga German, tawag nila dyan ay Weltanschauung. How do we spell? Worldview na lang, no? Mas madali kasi yun, no? Meron kang paraan ng pagtingin sa sarili mo at pagtingin sa mundo. Kung nakikita mo yung mundong magulo, magulo ka rin ba? Nakikita mo yung magulo yung mundo, baka magulo ka rin. Nakikita mong pangit yung mundo, pangit ka rin ba? Nakikita mong maayos yung mundo, maayos ka rin ba? O nakikita mong kahit magulo yung mundo, pwede kang maging maayos. Ang tanong, paano mo sasabihin yung tingin mo sa sarili mo at sa mundo, kaya kita babasahin? Para basahin kita, ang pag-uusapan natin, paano mo sasabihin? Ano ba yung bago mong sasabihin? Hindi ba lahat ng masasabi mo, nasabi na ng iba? Diba? Kaya tatanong mo sa estudyante natin, ano ba yung bago mong sasabihin? Life is cruel, may nagsabi na niyan. Masaya ang buhay, may nagsabi na niyan. Diba? Ano ngayon ang challenge? Sa paano mo sasabihin sa paraang kakaiba? Problemang malaki yan. Kasi paano mo sasabihin sa paraang kakaiba? Baka sa pagsinabi mong, kakaiba nga ho yun.
wala nga lang makakaintindi. Malamang kahit ikaw hindi mo rin maintindihan. Ano kasi pag-usapan dito? Baka naman, hindi pagsasabi ang trabaho ng manunulat, kundi pagpapakita. Baka yan ang trabaho ng isang nagsusulat. Magpapakita siya ng isang pagtingin sa mundo. Magpapakita siya ng gusto niyang sabihin sa mundo. At hindi niya to sasabihin. Okay? Basic na doktrina sa creative writing, show, don't tell. Ipakita mo sa akin na mahalaga ang wikang pambansa. Pero huwag mong sabihin sa akin na mahalaga ang wikang pambansa. Ipakita mo na dapat pantay ang karapatan ng babae at lalaki. Huwag mong sabihin na dapat pantay ang karapatan ng babae. Paano yon? Yun ang trabaho ng creative writing. Yun ang trabaho ng mga nagsusulat. Okay. Dahil, mas marami kang masasabi kung meron kang ipapakita. Sabi mong, bawal umihi dito. Tapos na yung gusto mong sabihin. Pero kung meron kang larawan doon na lalaki nakatimbuang, matapos umihi, ang dami-daming kwento. Tingnan natin itong isang halimbawa ng pagpapakita. May kanang paang putol sa tambakan ng basura. Naka-Nike. Dinampot ng basurero, kumatas ang dugo. Umiling-iling ang basurero at bumulong. Sayang, wala na namang kapares. Okay, tanong. Tayong karaniwang tao, ano ang tingin natin sa tambakan ng basura? Tambakan ng basura. Right? Yung bang basurero ang tingin niya sa tambakan ng basura? Tambakan ng basura? Good. Yung bit-bit ng basurero, yung tinutulak-tulak niya, anong tawag niya doon? Very good, ang galing, di ba? Kalakal. Never niyang sinabing, basura, basura kayo dyan. Hindi. Boss, may kalakal kayo. Anong kalakal? Goods. Commodities. Mapapakinabangan. Kung ganun, ano ang tingin niya sa bundok ng basura? Pera. Mapapakinabangan. Kung pupunta siya sa bundok ng basura, ano ang dapat niyang maabutan? Kakasabi lang kanina. Kalakal, mapapakinabangan. Tapos nagagaya tayo sa estudyante natin. No? Ano ang pinakakomo na sakit ng mga teacher na dapat katangian ng isang mahusay na writer? Yan. Una, ang readers natin ay nag-enroll sa Faculty of Sorcery and Witchcrafting. Kaya, kahit guluhin natin o napaka-personal ng ating mga sinusulat, maiintindihan pa rin tayo. Ang unang paniniwala natin na ang tula, mas hindi naiintindihan, mas maganda. Hindi po totoo yun. Parang galing magsulat ah. Bakit? Hindi kita maintindihan eh. Yun ang paniniwala natin. Gusto natin lahat nakabitin, nakalutang, no? Ang mga anig, ang mga alapaap sa mga anignig ng mga talumpasaw, ng mga salimbisin. Ano yun? Gusto mo ikaw lang nakakaintindi. Hindi po totoo. Akala natin, yung mga readers natin, geniuses. Kayang basahin naman ang isip natin. Ang binabasa po ng readers natin, hindi isip natin, yung teksto. Doon kanya kayang unawain eh. Doon sa said. Yung unsaid, dapat tumutulong yung teksto para magsabi ng unsaid. Alam yung sikreto sa mga, what's going on, sabi ng judge ako. Mas malaking paksa, mas hindi kayang isulat. Paano may susulat yung love sa 10 pages? Ang fair sa love. I-encapsulate mo yung love sa 10 pages? Kalayaan, 10 pages? Laki-laking konsepto nun eh. Mas maliit na pinag-uusapan, mas nakapag-zero in ka.